Welcome back to my channel. Our topic for today is gonna be about Bible study. Are you a brokenhearted? Do you have sicknesses or diseases? Do you wanna be saved and can be healed? But before we start, please subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo sa susunod kong video. A few moments later. Awat ang nantakay ko, o Diyos sumitakay ka, sin tiyempo ay matagkasa. Iawat ko namnam ko, o Diyos itagay mo, numan asa makiwada ka. Are you there? Okay, umpisahan natin ang ating Bible study. First of all, why do we need to study the Bible? Number one, to gain wisdom. Number two, to learn what's right and wrong. Number three, to receive guidance of the Lord, to guide us in the right direction in life. In the beginning, God created heaven and earth. Then He created man. He planned for good and not for disaster, to give us future and hope. Maganda naman talaga ang plano ng Diyos sa atin kung bakit tayo nilikha. Pero dahil sa pagkakasala na ginawa nila Adan at Eva, kaya naging there was a disaster na nangyari. What are the four themes of Bible? Number one, creation. Number two, fall of man. Number three, redemption from sin. Number four, restoration for an everlasting life. From the book of James chapter 2 verse 17, it says, faith without work is dead. Faith comes by hearing the word of God. Romans chapter 10 verse 17. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. John chapter 3 verse 16. Iyan po ay mga introduction lang po. But our main topic for today will start in the New Testament from the book of John. Isi-series natin ito. Ito yung wedding in Cana. Ito yung the first miracle of Jesus Christ dun sa kasalan in Cana, Galilee. Okay, basahin po natin. Sa John chapter 2, verse 1 to 12. Verse by verse natin pag-aralan. Verse 1 to 3. Sabi niya dito, at nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea. At naroon ang ina ni Jesus at ang kanyang mga alagad sa kasalan. So, inimbita po sila. Verse 3, at nang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kanya, wala silang alak, sabi niya. Sa verse 4,
Sinabi ni Jesus sa kanya, "Babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumarating." Ito ang pag-aralan natin. Bakit po sinabi ni Jesus na hindi pa dumating or dumarating ang kanyang oras? Sa atin po, ng mga anak ng Diyos, o sa lahat na tao, hindi po lahat na panalangin natin ay nasasagot. Kaya kung bakit may tatlong sagot sa ating panalangin, oo, hindi, or hindi pa. Yes, no, not yet. Bakit hindi pa oras, halimbawa? Kung halimbawa, nanalangin tayo, halimbawa, naksidente tayo or ano man ang nangyari, nagkasakit po tayo. Sabi ng God, sabi ng Diyos sa atin, hindi pa oras na sagutin ko ang panalangin mo. Hindi pa oras na gagaling ka sa mga araw na to. So verse 5, sabi niya dito, basahin natin. Sinabi ng kanyang ina sa mga alila dun sa kasalan, "Gawin ninyo anuman ang kanyang sabihin." Verse 6, "Mayroon nga roong 6 na tapayang bato na nalalagay alinsunod sa kaugaliang paglilinis ng mga Hudyo na naglalaman ang bawat isa ng 2 o 3 bangang tubig." Ano makikita nyo dito? Sa nabasa po natin, mararamdaman po natin kung gaano kalakas ang pananampalataya ng ina ni Jesus o si Mama Mary. Malaki po ang tiwala niya na may magagawa ang Diyos sa mga oras na yon, na hindi siya bibiguin ng Diyos. So pumunta siya doon sa mga alila, doon sa mga tagaluto ng kasalan. Dahil full of prayer siya, nag-instruct siya doon. Sabi niya, "Anuman ang sabihin niya, sundin niyo." So dahil nanalangin siya, sumunod naman itong mga tagaluto. Pinuno nila ng tubig ang mga tapayang bato doon, water pot. Dahil malamang kung hindi siya nanalangin, imposible naman na susundin siya, ibisita lang siya doon. So, malaki ang magagawa ng panalangin natin. Sa verse 7, basahin natin. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan." At kanilang pinuno lahat hanggang sa labi. Si Jesus, nung sinabi niya na punuin nila ng tubig ang tapayang, ang doon yung jar doon, nanalangin siyempre siya. So makikita natin dito na dahil nag-obey ang mga tagaluto doon. Kung sa atin,
Halimbawa may nangyari po sa atin. May emergency na nangyari or nagkasakit po tayo. Kung minsan parang walang Diyos, parang hindi tayo naririnig ng Diyos sa ating mga panalangin, di po ba? Kasi sabi po ni Jesus sa kanyang ina, hindi ko pa oras. So, ibig sabihin, may mga oras. Na ang Diyos, may mga oras na sasagutin ng Diyos ang ating mga panalangin. Maybe yes, no, or not yet. So, ibig sabihin may proseso na kailangan natin sundin. Katulad dito sa mga tagaluto dun sa kasalan na kailangan nilang sumunod. So, kailangan natin sumunod sa kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ano ba ang mga proseso? Paano ba sumunod sa kanyang kalooban? As simple as that. Pero ipagpatuloy muna natin basahin. Sa verse 9, sa verse 8, sabi niya, at sinabi niya sa kanila, kunin ninyo ngayon at inyong iharap sa Pangulo ng kasalan at kanilang iniharap. So, pinainom nila. Verse 9, at nang matikman ng Pangulo ng kasalan ang tubig na naging alak nga at hindi niya nalaman kung saan buhat, datapot nalalaman ng mga alila na nagsikuha ng tubig, ay tinawag ng Pangulo ng kasalan ang kasintahang lalaki o yung groom. Sabi niya sa verse 10, at sinabi sa kanya, ang bawat tao ay unang inilalagay ang mabuting alak. At kung mga kainom ng mabuti ang mga tao, ay saka inilalagay ang pinakamasama, itinira mo ang mabuting alak hanggang ngayon. Kasi natikman niya na masarap yung alak. Bakit pinainom, bakit huli nilang pinainom yung masarap? Verse 11, ang pasimulang ito ng kanyang mga tanda ay ginawa ni Jesus sa Kana ng Galilea at inihayag ang kanyang kaluwalhatian at nagsisampalataya sa kanya ang kanyang mga alagad. So doon, nagkaroon ng pananampalataya ang kanyang mga alagad doon sa milagro na nakita nila. Sa atin po, marami ang pangako ng Diyos kung meron pong obedience sa atin, kung tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ano ba yung mga pangako ng Diyos? Sa Mark 11:24, ano ba ang sabi niya sa Mark 11:24? Sabi niya dito, whatsoever things you desire when you pray, believe that you receive them and you shall have them. So, mayroon po tayong apat na kailangan sundin, apat na proseso na kailangan natin gawin para tuparin ng Diyos ang pangako niya sa atin. Number one, kailangan maniwala tayo, believe in the Lord Jesus Christ. Number two, confession in public. I-confess natin ang ating mga kasalanan na mula sa ating bibig. Number three, faith in Jesus Christ as Savior. Sa Hebrews 11:6, and without faith it is impossible to please God. Number four, accept Him in your heart. Gusto ko pong i-lead ko kayo sa panalangin at
kailangan sundin ninyo ang panalangin na to. Isipin nyo na nandyan sa harap nyo ang Panginoong Jesus. Kailangan buksan mo ang iyong puso habang nananalangin ka. Papasukin mo ang banal na Espiritu ng Diyos sa iyong puso. Okay, let's pray. Sundan mo po to. Lord Jesus Christ, You are my Lord and Savior. You are the divine healer. Please heal my body, mind, and spirit. Restore me to health so that I can serve you even more. Forgive me, Lord, to all of my sins. Come into my heart, Lord, to guide me, guard me, and lead me. Thank you for saving me now. In Jesus' name, Amen. Diyos, umitagay ka, sinche mo.